NGC 10 piso, guys, 2017. Itong 10 piso na ito, nalilito ako rito kung mababa ba o mataas ang vintage ito, dahil sa ibang lugar, hindi ka basta-basta makakita nito. At sa ibang lugar naman, abay madali lang makahanap. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel, Kalime Online. Huwag po kalilimutang mag-subscribe after nyo pong manood, at mag-join na rin kayo sa ating membership para magdagdaga ng ating mga hunters, yung ating tinatawag ng mga Kalime Online hunters. Okay guys, content natin ngayon, 10 piso, new generation currency. May special din dito sa 10 piso na ito, at ito po yung 10 piso ko na nanggaling pa sa Mindanao. Ayan, so shout out kay Ledgar, no? At ngayon ko lang din napansin ito na sa reverse ng bariyang 10 piso na ito, may kakaiba siya. Pero tignan muna natin ngayon, mag-update muna tayo sa 2017 10 piso. Ayan o, tignan nyo. Unahin natin yung nasa una, 2017, siyempre 16% eh, no? Kung titignan natin yung frequency niya, 16% ay hindi naman hard to find, hindi naman din semi hard to find. Mataas ang frequency niya. Pero dito sa dito bandang Bulacan, halos wala pa kaming na kukuha nito, wala pang naliligaw sa amin itong 2017 na ito. At yung iba naman, may mga nagko-comment na sa kanila kumulang daw yung 2017. 'Di ba? So, ba't kaya nagkaganon? No? Maaari nga depende sa pagbabagsak, sa pagkakalat na itong barya na ito, 2017 na ito. Kaya may mga lugar na madaling hanapin, mga lugar naman na halos di ka na makakita. Di po ba? Ayan, no? Sa uncirculated condition, maganda-ganda ng value, no? 83.35 sa UNC. Di ba, guys? At ito naman, 2018 na sumunod, ay ang pinakamadami na vintage dito sa 10 piso na ito. Tapos yung 2019, ayan, na-content ko na nga ito noon eh. Kung 2019 na ito, hard to find. Kasi tingnan nyo, napakababa ng kanyang frequency, 9% compare sa may 2017. Di hamak na mas mababa ang vintage sa 2017. Pero itong 2019 naman ito, dito ang pinakamadami sa lugar namin. Pag nakakawa ko na 10 piso, kung hindi 2018, 2019, ang date. Ayan, so nagkaroon sila ng pagkalito dito, no? Okay, so tingnan natin itong ating 2017. Ayan, so, sa umbras na itong barya na ito, wala namang special dito eh. Ayan, 2017. At mag-comment kayo guys, mag-like, pakishare na rin kung hindi kalabisan sa inyo, ha? Ayan, so sa reverse ng barya, makikita mo yung parang nagkaroon siya ng part dito sa barya, o sa portion dito ng barya na parang malalim, no? May mga parang uka siya. Yung mga parang uka na yun, hindi naman po yan sinadya eh. Yan, meron po talagang mga error na lumalabas na kanya sa barya. And zoom natin dito sa may logo ng BSP, halos nag-fade, no? Parang ayun nga, no? Na-deform, no? Or halos parang nabubura na yung logo, at may mga part dyan na parang yun nga, malalim siya. Sa akin magkakalam, ang tawag dito sa mga gantong error ay yung po yung tinatawag na die adjustment, guys. Die adjustment itong tinatawag sa mga gantong error. Kaya syempre patutunayan natin yan, ha? Tatanungin natin si paring Google kung ano nga ba, or meron nga bang mga die adjustment na tinatawag, guys. So importante natin din kasing malalaman yan. Yan, so nagtanong ako, yan, what is a adjustment strike, you know, die adjustment strike, andyan na siya, di ba, guys? Error is also known as die trials, no? This error occurs when a coin is struck from the press. So, ibig sabihin,
yung pagkakapress. Merong ibig sabihin pag pinipress ang bariya, guys, merong ano yan, may bigat, di ba? May mga bigat na kaukulang bigat pag pinipress ang mga metal, di ba? With very little pressure. Ibig sabihin kaya gano'n, nagkakaroon ng die adjustment strike. Kulang. Kasi little pressure eh. So maring kinapos. No? Ayun yung pangkaraniwan na error sa die adjustment. Diba? Sabi dito, when the press is being set up and adjusted extremely weak. Ayan. It strikes occur as the strike. So, yun nga, para mas madali lang tayo. No? Sa pagkakapress ng bariya, at ito, naghahanap tayo ng mga example. Ayan. Ito yung mga die adjustment strike sa coin. So, ibig sabihin nga, tama, nabibilang dito yung ating 10 piso. Ayan o. Oh. Halos yung iba, nagblanko na. May mga parte ng bariya na hindi mo na makita. Malabo. Ayan. So, ayan ang tinatawag na die adjustment or trial error sa mga bariya natin. Di po ba? Yun nga lang, ano, yung ating 10 piso ay hindi gaano kataas yung level ng kanyang pagkaka-error. Kasi magandang makakuha tayo ng mga die adjustment error. Yung talagang unique na yung dating niya. Yung siguro yung halos hindi mo na makilala. Diba? Ayun ang magandang error. So, balik na natin to sa kanyang capsule at baka makawala pa. Eh, no? 2017, guys. So, dagdagan sa ating mga i-collect, no? At kung nga pag-uusapan natin naman ang value nito, dapat tayong may bibigay na presyo nito. Pero sa eBay, pwede nating i-listing lang. Medyo mataas yan. Sa international at sa Lazada, alam ko, pwede rin mag-listing ng mga Aero Coins. Ayan o. Di po ba? Kitang-kita ang die adjustment. Little pressure sa pagkakapress. Hindi ko lang na-research kung ano ba yung mga kaukulang timbang, you know, ay yung bigat ng pagpipress ng mga bariya, eh. Diba? At naisip ko lang din, guys, no, kung meron ng little pressure, abay, sa tingin ko meron ding yung sobra. Pwede rin mangyari yun, diba? Kulang at sobra sa pagkakapress. Diba? Pwedeng ganun din ito, eh. Kaya lumalim, eh. Diba? Kasi yung mga nakita natin example doon, eh, halos sa hindi klaro yung mga strike ng mga script niya, no. So pwede ring sobra yung bigat yung pressure dito, kaya pwedeng naging die adjustment din siya. Die adjustment din matatawag yun, eh. Hard pressing yon. So hard pressing na masasabi din, di ba? So ayan, guys, at sana nakadagdag ulit ng information sa atin. So alam na natin yung die adjustment error or tinatawag na trials error. So malino na po yan. Maraming salamat. Huwag kalilimutan mag-subscribe at iyon ang bell para palagi po kayong updated. Guys, kita-kits sa susunod. God bless po sa lahat.